Hello and welcome to Goma at Home. Today we're preparing paksiw na lechon. Yun, lalo na pag kakatapos na ng mga celebrations natin at kumakain tayo ng lechon na isa-serve tayo. Usually, dahil nga ang lalaki ng mga lechon, di ba? Maraming leftover. So, like this one, meron tayong isang slab ng lechon na natira, no? From last night pa to. Eh, medyo malambot na yung skin niya. Gagawin natin to into another variant. Ibang ulam naman. Gawin natin siyang paksiw na lechon. Siyempre, ano ba yung mga ingredients na kailangan natin? Kailangan natin ng the lechon itself. Kailangan natin ng bulaklak ng saging. We have star anise, bay leaves, pepper. Ito, importante. Itong liver sauce. No? Ito, sikat na sikat ito. Mang Tomas, sikat na sikat ito. Tapos, kailangan din natin ng soy sauce. At, siyempre, suka. So, prepare natin yung leftover natin na lechon. Okay. Separate natin yung skin. And then, since rib part ito, puputulin natin sa ribs. Pero yung mga nagfo-fall apart ng mga pieces ng meat yan, ibagsak nyo na dito sa casserole ninyo. Yun. Okay. Then it's nice if you cut them into big pieces para chunky siya. Lalo na yung mga ano, lalo na itong balat. Masarap siya pag medyo malaki-laki, hindi siya maliit ng putol. So we'll cut the skin. Yun. Maganda yung skin, medyo malaki yung putol. Yun. Yun, ganyan, no? Put it here. Okay, yan. Tapos yung iba naman, kunyari talagang ang dami yung leftover ng mga lechon. What we do here sa Ormoc is that piniprito naman namin siya. Yung iba piniprito, yung iba ginagawa namin na paksiw na lechon, no? Like ito, ang laki na nito. So this one, pwede nating putulin din siya into small pieces and then deep fry in garlic and oil. Tapos ganun lang, pag tostado na siya, serve mo siya with rice, mamuha, lami. Okay. Let's make it chunky. Kasi habang naluluto to, syempre, yung ano na, yung meat niya medyo nagdi-disintegrate, naghihiwalay-hiwalay. Ormoc is really one of the best lechons in the country. At tinuod lang. So, lay, pagdapig-dapig, muna. Okay. This is the shoulder part. Yeah, very meaty itong part na to. And then the nice thing about doing yung ganitong klaseng dish, no? Once ma-mix mo na lahat ng ingredients niya, all you need to do is just simmer it. And then lutuin mo lang ng mabuti. Pagkatapos mo, pagluto na siya, pag okay na siya, that's it. Isa-serve mo na lang siya. Hanap ka ng magandang plate, then isa-serve mo. Natanggal ko na yung laman dun sa hiniwalay ko lang sa shoulder plate. See, this is a shoulder plate of the pig. Yung hiniwalay ko lang yung meat niya. Is it? Lagyan natin dyan. Shoulder plate can stay there. Konti pang meat dito, kunin natin. And then this one, yung ribs niya, I'll save it for another dish. Set on the leftovers. Lalagay ko dito. And then, let me just clean my table and wash my hands. And then tapusin natin to. Okay. So na nandito na yung meat natin. Okay. Next naman, ilalagay natin yung mga ingredients natin. Ito yung bulaklak ng saging na mabibili mo to sa mga market natin dito or sa any Asian restaurants if you're not in the Philippines. The more the merrier, the more mas fragrant yung ano mo, yung pagkain mo. So ako, I put in a lot. It's like vegetables. So ito na yung pinaka vegetable na ano mo ng
paksiw nimo. Then we have, of course, star anise. We'll put in a few. It's about mga yan. Kasi mabango to eh. So ganun din. The more of this, so sarap. Tapos lagyan natin siya ng garlic. Put in garlic. Yan. So hindi siya kailangan ano, durog na durog. I-crack mo lang yung garlic, okay na. Masarap to pag talaga maraming garlic. Yun. Okay, so we'll put in the garlic. Yun. Next, we'll put in our bay leaves. Again, mapabango siya ng food. It'll bring fragrance to our viand. And then pepper. So you can put in a lot of pepper. Ayan. Magayang karami, pwede. Sarap. And then, lalagyan natin ang liver sauce. Ito yung difference na, no? Difference ng Tagalog version, no? At saka yung Visayan version. Kasi sa Visaya, dito sa Visaya, ang ginagawa lang nila, pag gumawa sila ng paksiw na lechon, nilalagyan lang nila ng suka. Minsan, di na nila nalagyan ng other ingredients. Suka lang. Then, yun, iboboil na nila. But, sa Tagalog, since yung lechon kinakain talaga dun with the mantumas liver sauce, ganun na rin ang ginagawa natin sa paksiw na lechon. Ito talagang masarap to pag maraming sarsa. Huwag kang matatakot na gumamit ng maraming sarsa. Yan. And then, lagyan mo ng just a little toyo just to enrich the taste of this one. Not too much. You just want the flavor of soy sauce. Ang paksiw, hindi paksiw kapag walang suka. Yun. So, yun. Lagyan mo siya ng suka. At syempre, gagawa tayo ng sauce natin. We'll turn it on. Dapat meron kang tubig. Yun. At tatansyahin natin yung sauce natin. So, with this, I'll put in more water. Kasi pag boil nito, mag-evaporate siya. And then, pag naluto na siya, mag-thicken up yung sauce niya. So, you want just right amount of water. No? In fact, even at this point, total luto naman yung ano mo, yung lechon mo, pwede mo nang tikman yung ano eh, yung sauce mo, more or less, matatansin mo na kung tama na ba yung sweetness niya, tama na ba yung asim niya, tama na ba yung alat niya. No? So, wow! Kita mo, nung minix ko pa lang siya, kumonti kagad yung pinaka-sauce niya. So, you want to add more water. Okay. Kasi pagkulo nito, mag-thicken up yan. No? Lahat ng fat niya mag-melt into the sauce. Yung magiging gelatinous yung texture niya. Yun. That's it. So, sisimulan natin siya sa high heat. And then, once it's boiling, I'll bring this down to medium heat until maluto na siya. I'll add a little more suka for para medyo tangy siya ng konti. Yun. Okay, that's it. And then, sara natin siya. This should start boiling in about 15 to 20 minutes. Then we'll bring it down to medium heat. Okay, in the meantime, lilinisin ko lang to. Okay, we'll check on our food. Yun. Kumukulo na. I'll just take out the scum. You know, tanggalin natin yung mga bula-bula na ganun. So normally, may konting impurities, konting mga dumi, nasa ibabaw lang siya na ganun. Tanggalin lang natin yun. And then, once I'm done with this, isang halo lang natin ito. Mukulo yun. Pagkasarap nito. Try the sauce.
Kung okay na ba? Put a little salt. Taste it one more time, and then okay, Pinoy na Pinoy yung lasa, sarap. At this point, I'll close it, and then down to medium heat. Yan. And then I'll let this boil for about, simmer it for about mga 45 minutes, no? After that, we'll serve this. All right, so we'll check. After 30 minutes, makita mo, no? Nag-reduce talaga yung sauce natin. Wow, ganda. I wanted more saucy, so the remaining 15-20 minutes of this, dagdagan natin ng mang tomato sauce. Yun. Para madagdagan yung sauce niya. Richer siya. Tastier. Yun. Isang halo. Tamang-tama na to. Konting luto pa dun sa banana blossoms natin. And then you can really smell yung anis, oh. The smell of anis. Sa Tagalog. Sa Tagalog, pag pumunta ka sa merkado, sa mga market, sabi mo lang, sangke. No, sangke or sangki. Yan ang Tagalog ng star anise. Okay, let's try this. Good. Okay. Okay. Time's up. Humot. Tama, oh. Nung naluto ng mabuti yung banana blossoms, so nag-expand siya. And then, sinipsipan niya yung sauce niya. So, ngayon yung sauce natin is just at the right amount. No? Yan. That's the kind of sauce you want. And then, lahat ng fat dun sa balat, sa skin, nag-melt na siya. Nandun na rin siya sa sauce ngayon. Kaya kita mo, yung flavor ng sauce nito, ibang klase. Okay, we'll serve this now. Okay. Siyempre, premium dito yung balat na ano. Yung balat ng lechon. At makikita niyo yung pag maganda yung pagluto mo ng pasyon na lechon. Yung ano niya, yung meat ng lechon, para sa pulled pork ang itsura. No? And this my version of pasyon na lechon. Okay. Let's try it. And with the sauce. Yun. Ito mo yung meat, oh. Look at the meat, see? Pag maganda yung kulo niya, pag maganda yung pagka-simmer niya, it's really soft, no? Kasi yung lechon na siya, naluto na siya, tapos ipapakulo mo na mabuti. So all the flavor na meron doon, na-absorb na niya nandiyan sa loob. And yung skin, you know, humok na kayo. See? Na, oh. You can just pull it, oh. Yun. Try it. Siyempre, masarap to with rice. Sakto yung saltiness niya. No? Sakto yung sweet, nag-balance, pati yung asim ng suka. Sakto! Ano yan?
perfect with rice. Pinoy na Pinoy talaga to. Yun yung hindi ko alam kung saan nag-originate yung Paxson. But since the liver sauce is very popular sa Luzon, most likely dun talaga nagsimula ito. And then nakakagat mo yung buong pepper. So meron siyang konting spice, medyo may konting anghang. Really good. Next time na meron kayong matira ng mga ulam sa bahay niyo, especially pag lechon, marami kang pwedeng gawin dyan. Yan, paksi na lechon. O kaya, you can deep fry your lechon with lots of garlic and make it crispy. Yan, ibang version naman yan. We'll do it some other time, okay? So thank you for joining me right here in Goma Home. Please like, subscribe, and press on the notification bell para alam nyo kung meron tayong bagong video na palabas, right? It's been a wonderful day, and thank you so much for joining me. I'll see you again next time. Bye. Pati yung banana blossom mo. So yung banana blossom nun, siya naman yung parang vegetable ng dish mo.